Hello guys, welcome back to our channel. Salamat at napadaan ka sa aking channel. Kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka kung meron akong mga bagong videos na incoming. And yes, since nandito na lang din kayo for today's video, we are going to propagate this philodendron na line fiddle. This one is galing sa aking sister-in-law. Inang swap ko sa aking yung philodendron na laserum ba yun or radiatum. Actually, this one hindi rin ako masyado sure sa kanyang ID. Hindi ko alam kung lime fiddle ito or yung golden dragon. I think it's, I don't know, hindi ko rin masyado alam. If you guys know the ID of this one, please comment down below para ma-inform din ako. Yes, because this is two-way learning process. You learn from me, I learn from you. I hope so. You learn from me. Yes, so let's do it and let's propagate this one. Kailangan ko kasi siyang i-propagate kasi meron nakipag-swap sa akin ng philodendron na ring of fire. So, ito ang gusto niya. And yes, i-propagate natin today. So, let's get it on! Ito yung closer look ng ating philodendron lime fiddle. This one is the variegated type. Madali lang naman magpropagate ng ganitong klaseng philodendron. Hindi sila masyadong maselan. Just cut it below the node na may aerial roots. Mas maganda kung meron na siyang aerial roots kasi pag ganon, magkakaroon ka ng 100% na success sa iyong propagation. Meron siyang node dito and then meron siyang aerial roots dito. So dito natin siya i-cut. Dito just above the nodes. So i-cut na natin. There. And then dumikit na yung kanyang roots sa lupa. Tanggalin na lang natin dahan-dahan. Ayan. So, ito na siya. Ang dami na niyang roots, look. Mabubuhay na to, I'm sure. So, there. Ilagay natin na siya. Meron pang isa dito. I-cut na lang din natin ito. Above the nose din. Marami na din kasi siyang aerial roots. And yes, as per experience, the more you cut this philodendron, the more siya mag-grow. So, cut natin here. Yes. Meron siyang cute dito. Very cute. Yeah. So, ito yung nakuha natin na cuttings, dalawa. Yan, and yan na yung mga natira sa kanya. So, I'm sure in less than a month, tutubo na yung nakat natin na ito. So, let's just wait for it. So, ito yung soil na gagamitin natin para sa ating cuttings. Ito yung para sa maliit, ito yung para sa malaki. This is composed of rice hull, coco peat and organic na soil. So yes, we'll be using gloves for this one. Kailangan natin ng gloves, guys. So stay tuned. Based on my experience sa mga newly propagated na philodendron, ang kalaban lang naman niya is yung too much sun at saka root rot. So, careful na lang not to water your propagation too much and huwag siyang i-expose sa direct sunlight. So, ayan na siya. Yung maliit, meron ng, incoming na sprout. Ito, oh. And then, ito, papa-open pa lang itong isa. And then, ito malaki natin na cuttings. Meron ng mag-unfurl na leaves. And then, meron pa siyang incoming there. So, ito siya. Ilalagay natin ito siya sa shaded na area. Yung hindi siya matatamaan ng
direct na sunlight, although meron din siyang access sa sunlight pero indirect. Basta meron siyang lighting. And ilalagay ko din siya dun sa area na hindi siya mauulanan kasi baka mag-root rot siya pag naulanan siya. So hindi naman masyadong maulan these days. So I think that will not be a problem. So that's it for now, guys. Sana meron kayong natutunan sa video na ito and sana nag-enjoy kayo. If you do, please click the like button and yes, please don't forget to subscribe. Thank you for watching and bye.